puting-puti na wala ka ng dugo. Alam mo, putlang putlang sa pagpaputi mo. Yan, hindi ako pagpaputi ng singit, nakakapagpaputi ng dito sa likod. Kasi favorite na favorite ko to, mga kasi. Hello mga kasisi! Welcome back sa aking YouTube channel, it's Carly Beauty Vlogs. And for today's video, meron na naman akong i-share. Ito ay isang pampabuti. Nakakapagpaputi siya ng singit. Hindi naman as in nakakapagpaputi. Nakaka-lighten siya ng singit, nakaka-lighten siya ng mga dark spot, or kaya dun sa likod nyo, and sa kilikili, sa kuyukot. Ayun, ito yung ginagamit ko daily. Ano pa to? Nung 2018, nung hindi pa kami lumilipat kasi nakalipat na nga kami ngayon, nandito na kami sa kabilang building kasi dati kami doon sa kabila. And yun nga, mga kasisi, gusto ko siya i-share sa inyo today kasi talagang matagal ko na siyang ginagamit and talagang sa experience ko sa kanya, sobrang nagandahan talaga ako at nahiyang kasi yung skin nga natin, hiyang-hiyangan lang talaga. It's either na hindi ka mahiyang or mahiyang ka sa product na to. Ito ay isa siyang scrub. So, kung gusto niyo malaman mga kasisi, just keep on watching. So, ito na ang mga kasisi. Gusto ko na siya ipakita sa inyo. Itong, alam kong mayroon ng mga bumibili nito. Mayroon na rin nag-review nito. And ito ay tinry ko rin siya. Doon sa review ng taong yon, kasi sabi nga nila nakakapagpaputi nga daw, nakakapagpaputi ng kuyukot, nakakapagpaputi ng singit, nakakapagpaputi ng dito sa likod, kasi dito yung likod ko maitim talaga. Hindi naman asing maitim, yung tamang itim lang. Maitim talaga yung likod ko, dahil nung kabataan namin is mahilig kaming lumangoy ng dagat. Alam nyo yun, tapos kapag nag-aabang kami ng mga tuyo na yung nahuhulog galing sa taas, yung ganun, ay may tawag sa amin nun sandayan ata, sambayan, tapos mga ganun. So yun, sobrang itim ko rin dati, as in sobrang itim ko nung lumuwas din ako ng Maynila. Dito na ako naglighten yung skin, pumuti ako ng konti, hindi man asing puting-puti na wala ka ng dugo, alam mo, putlang-putla sa pagpaputi mo. Yan, hindi ako ganun. So tama lang yung pagpaputi ko. And mga kasi kung mayroon ako kayong maririnig na maingay na like jeep or kaya basta mga ganun, malapit ako dito sa may bintana. So kasi gusto ko lang ata dito malapit para mayroong marinig nyo ako kasi dito tulog yung aking baby dito banda. So ngayon pakita ko na siya sa inyo ngayon. Ito ay Yoko. Ayan siya. Favorite na favorite ko to mga kasisi. Sobrang sobrang hiyang to sa akin. And ito ay papaya spa salt. Smooth and baby skin enriched in vitamin E. Ayan siya. Meron din siyang vitamin E. Ayan. So, makikita nyo rin sa likod. Mababasa nyo dito na this natural soap scrub contains papaya extract, a natural skin whitener gently exfoliating your skin by removing impurities and dead skin cells for radiant glowing skin. With the combination of vitamin E and olive oil, yun yung kinagandahan niya, no? Mayroon na siyang vitamin E and meron pa siyang olive oil. This also helps retain skin moisture, balance, and prevent early aging signs, giving your skin clean and healthy soap. Yun. So, yun yung pinakaganda yan. Tapos, makikita nyo rin dito mga kasisi, meron dyan kung paano siya gagamitin, no? Dyan. So, basahin nyo na lang siya. Kasi ako, ginagamit ko to minsan sa katawan, pero mas more on doon ako sa kuyukot ko. Kasi yung kuyukot ko, mga kasisi, hindi ko man siya maipakita sa inyo. Kasi siyempre, nahihiya akong magpakita. Pero I swear to God, mga kasisi, yung aking kuyukot, hindi man siya as in pumuti, nag-lighten talaga. Yung meron akong stretch mark banda sa aking puwet, lahat dito, di ba, example, puwet na to. So, dito sa bawat side ng aking puwet, meron akong stretch mark. Nabubulat stretch mark. Kasi nung kabataan pa ako, mahilig akong magkamot dun sa puwet. Yung every time na nagkakaroon ako ng menstruation, nangangati talaga yon. So, lagi ko siyang kinakamot. Hindi ko pala alam that time, nung pa lang ako, teenage pa lang ako, pangit pala yung pagkinakati mo kasi nagkakaroon siya ng stretch mark. Sabihin ko sa inyo, hindi ako mataba dati. Hindi talaga ako mataba dati kasi sinasabi nila, kapag mataba ka, nagkakaroon ka rin stretch mark, which is true naman. Pero ako, bata pa lang ako at payati talaga ako dati. Sa kakakamot ko lang yon dun sa puwet ko. As in talaga,
ganito siya. Para siyang, alam nyo yung, tawag nito, alam nyo yung Wolverine. So, yun, ganun siya. And, nung nagkaedad na ako, hindi na talaga nawala yung aking stretch mark. At talagang, alam nyo yun, parang maga yung pagkakaroon ng stretch mark. Yun, na, para siyang namamaga na, yun. Hindi ko lang siya ma-explain sa inyo. And pagpasensya nyo na kung minsan nabubulog talaga ako. Nagmamadali talaga ako magsalita. So, and mga kasisi, yun nga, sobrang nilighten niya yung aking kuyokot. As in talaga, sabihin ko sa inyo, nahiya akong mag, hindi naman ako nag, swimsuit. Hindi talaga ako nagsuswim kasi nahiya naman ako. Kahit na sabihin mo meron akong curb sa puwet, pero nahiya ako kasi alam nyo dahil yung aking kuyukot na sobrang suot ng masisikip na panty. Iwasan nyo rin yun, mga kasisi. Pwede rin kayo mag-wear ng teabag or kaya yung panty nyo maluwag. Kahit kunwari, example, ako medium, pwede kayong magsuot ng large. Kasi ako ngayon, medium, pero nila-large ko yung aking panty. Para kahit maluwag yun, at least kahit papano yung ating puwet, yung ating skin dun sa puwet, hindi siya nagagasgasan. So, yun lang yung iwasan yung. And, eto, every time na naniligo ako, gumagamit ako nito, binabasa ko, kukuha ko, tapos, binabasa ko siya ng water, and then, mamassage ko muna. So, dun ko siya kinikis-kis ko siya. Pero, siyempre, dandahan lang, di ba? Huwag yan sobra-sobra, kasi baka mapano naman yung skin sa puwet nyo. So, doon ko siya pinofocus. Dun sa singit naman, minsan ko lang siya tinatry, pero mas pinofocus ko siya dun sa bandang puwet. So, yung aking stretch mark, and then dun sa bandang kuyukot ko, naglighten siya, hindi na siya sobrang dark na dark. As in, dark, aminin nyo, hindi lang ako nag-iisa na maitim yung kuyukot. Alam ko meron din dyan. Aminin nyo. Sa totoo lang, ayoko lang siyang ipakita kasi nakakaya naman kung ipapakita ko pa dito, di ba? Mali mo sa nanonood, sa may nanonood na ito, kumakain pala to. Excuse lang. So, yun nga, nag-lighten talaga siya 100% kung masasabi sa inyo. Gamitin nyo siya everyday na nag-shower kayo or kaya kayo, kunwari may sabon kayo, no? May sabon kayo na tawag na ito, sabon na whitening or kahit anong sabon. Basta i-ano nyo, kunin nyo yung bula, tapos lagay nyo sa bandang puwet, kuha kayo ng small na ganito, and then, scrub nyo lang siya ng scrub. Scrub nyo siya ng paganon. Kasi ako nag-scrub ako kasi siyempre, paganon. So, ginaganon-ganon ka lang yung pag-scrub ko. So, yun, dahan-dahan lang din kasi huwag masyadong sobrang-sobrang scrub kasi baka mapano yung skin nyo, no? And mga kasisi, ginagamit ko siya sa puwet and then sa likod. Tinatry ko rin siya sa bandang dito ko. Dito sa may panangit na kasi hindi ko siya abot. Habang naliligo ako, hindi ko talaga abot yung dito ko. Kaya minsan, pinapasuyo ko sa aking partner na i-kiss dito banda sa aking likod. And then ngayon, medyo nag-lighten na siya. Hindi katulad before na sobrang dark din. And maitim talaga yung likod ko. Aminin ko yan, maitim talaga yung likod ko. Maputi-puti. Lighten lang. Hindi naman as in maputi yung dito ko. Tama lang. Pero yung pagdating sa likod, kaya minsan nahihiya ako mag-sleeveless. Kasi dahil yung likod ko, sobrang alam nyo yun, basta maitim siya. Kaya ang ginagawa ko, yun nga, ini-scrub ko siya gamit itong papaya spa salt. Sobrang ganda nito mga kasisi. Binili ko siya to sa Shopee. Marami na rin bumili sa kanya. Pakita ko sa inyo. And gumamit ako nito since 2018 hanggang ngayon, 2020 na. Ito pa rin yung gamit ko. Ito yung pinaka favorite ko nung 2019. Sa lahat ah. Ang dami kong binili na scrub. Like, yung ano, yung kulay pink, ang tawag nun. Basta ipakita ko na lang dito. Meron ganong scrub, tapos meron ding Yoko din na kulay white yung ano niya. Pero dito lang talaga ako nahiyang. Yun nga sabi ko sa inyo, hiyang-hiyangan lang talaga. So, ipakita ko sa inyo kung saan ako bumibili para makatulong man to sa inyo. Dito ako bumibili kay... Ayan, search nyo lang yung pangalan niyan. Diyan ako bumibili sa kanya, ayan. Ayan, dalawa lang picture niya, ayan. So, dito ako bumibili mga kasisi. And sobrang affordable lang din, 40 pesos lang din siya. Wait lang, makita niyo ba? Ayan, 40 pesos lang mga kasisi. San ka pa, tipid na siya, nakakapagpaputi pa siya ng mga... itim-itim sa mga kasulok-sulokan mga kasisi. So, yun pinakagusto ko sa kanya. And hindi lang yun, meron siyang vitamin E and olive oil. Ano siya, siyam, ayun ko kung paano basahin yan, siyam ba? Yoko, ayan. Yung brand nito is Yoko, ayan. So, pag pinunit nyo yan dyan, meron siyang parang ziplock dito.
So, kahit na punitin nyo man yan, pwede nyo pa rin siyang i-close. So, yung ano nito, yung isa nito, nasa CR. Hindi ko na dinala dito kasi basa. So, paubos na yon. Ito na yung pinakalast kong ano, pero may balak pa akong bibilhin. Kita nyo naman, nasa add to cart na siya. So, bibilin ko siya mga kasisi. Wait lang ha. Ayan. So, bibili ulit ako dun sa kung saan ako bumili nito sa Shopee. Kasi gustong gusto ko siya. Hindi lang yun mga kasisi. Once na inano mo siya, hindi katulad ng white, amoy ano siya, amoy turmeric ba yun? Basta mabaho. Pero ito, ang bango na ito. So, talagang papaya talaga siya. And then, sobrang-sobrang gusto ko yung asin niya. Hindi siya yung sobrang, ano nyo, yung magaspang. Magaspang naman to, pero paglagay mo ng water, mapipino na siya agad. And then, maganda rin siya. Ang kinagandahan din nito mga kasisi is pwede ko rin siyang gamitin sa balat. So, gumagamit ako nito sa balat. Not everyday. Gamitin niya na siya kahit mga 3 days. After, yan, gamit kayo ulit. And then, next week ulit, ganun lang. Wag everyday. Sa, ano lang, sa mga kuyukot or kaya kilikili. Kasi, ano, maitim din yung kilikili ko. Since naman, dati, simula naman kasi nag-start yung, ano, hindi naman talaga maitim kilikili ko before nung teenager ako. Pero nung nag-start na yung mga ano yun, yung mga roll-on, ganun. Kung naggamit ako, umitim talaga. Mas maitim yung dito ko kisa dito ko. Kasi yung dito ko, mas, hindi siya maitim. Lighted lang siya. Pero dito, sobrang dark na dito ko. So, yun yung pinahindi ko gusto. Kaya sabi ko, itry ko na lang din siya. So, tinatry ko rin siya sa aking kilikili. Nung 2019, ganun din. Meron akong review, pero nandun kasi sa kabila. Hindi ko na mahanap. So, ngayon, gusto ko lang siya i-share sa inyo mga kasisi para meron din kayong idea at hindi lang yan, sobrang affordable lang niya. 40 pesos mga kasisisan ka pa para sa akin. Hindi ako nagluloko pero it depends on your skin kung ito ay hiyang or hindi. Ganun lang yon. So marami din naman na bumibili nito. And ang kinagandahan ng talaga nito is made in Thailand. And meron din siyang expiration date. Ayan, 2022 and made in Thailand. Ayan, yung pag sinabi talagang made in Thailand, parang ang gaganda talaga ng mga, ano nila, ng mga product nila. Kaya, sobrang nainganyo lang din ako bumili na ito. So, ayun mga kasisi. And I hope na sana nakatulong to sa inyo. And, meron akong gagawin na, ano, Q&A. Sa mga lahat na nagtatanong about doon sa Frozen Detox, gagawa ako. And then, i-upload ko na lang. So, yun lang mga kasisi for today. And I hope na sana nakatulong to sa inyo, kahit pa paano. And kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel para makapag-upload ako ng mga review, just subscribe to my channel, Carly Beauty Vlogs. And see you on the next video.